Magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padawan, nagbabalik sa ating Tropical Weather Analysis. At ito po ay pagsanay ng araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Augusto 5 hanggang 7, 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng typhoon2000.com, ang unang website po sa Pilipinas ukol sa mga bagyo. Umpisahan natin na yun ang latest update. Ito ang latest graph sat. Simula na yung araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas, Huwebes. Kita po natin yung southwest monsoon, yung habagat, ay huminang-humina na po. At nakakonsentrate na lamang dito sa may bahagi po ng Vietnam. At kasalukuyan, lumakas na naman po ang hanging silanganin. Ito po yung sign na bakit malakas siya na yon. Dahil papunta tayo sa klima ng La Nina na inasaan pong magmamature po sa katapusan ng taon hanggang early next year. Kaya ganito po ang nangyayari. Konti ang bagyo. May hinahirapan sila mag-develop. Usually, nag-develop sila pag malapit na po sa Pilipinas o pagkalampas ng Pilipinas. Kaya ito po ang nangyayari na yun. Hanging silanganin lang po at nagbibigay po ito ng mga pag-ulan, mga thunderstorms sa malaking bahagi po ng Luzon, lalo na sa silangang bahagi, sa Kabikulan, Mindoro, Metro Manila. At dito rin po sa may Marinduque, Romblon, at sa may silangang bahagi po ng Visayas, lalo na sa Samar provinces, at hilagang bahagi po ng Cebu, Northern Panay din. So, inasahan po itong mga localized thunderstorms na padaan-daan po sa mga lugar na ito. Mostly, maulap po ang papawirin. Samantala, yung LPA po dito sa may malapit po sa may Jensan ay nag-accelerate na po. Nasa may kanluran bahagi na po na siya ng Zamboanga City. Around 166 kilometers sa may kanluran nito, at medyo humina na po siya, hindi na po siya si 93W, isa na lang po siyang mahinang-mahinang LPA, at kasalukuyan naka-embedded po sa aktibong monsoon trough. Okay, so may mga thunderstorms din po inaasahan, lalo sa may Palawan, Sulu Archipelago, at sa ibang bagay po ng Mindanao at Kabisayaan. So inaasahan po ito, baka lumakas ulit pagdating dito sa may Dagat China o sa may West Philippine Sea, baka maging tropical depression habang pumunta po sa katimugan bahagi po ng China. So far, yan po ang ating panahon. Mag-iingat lang po sa mga kidlat, mga biglang pagbabaha kapag may malakas po na thunderstorm na dumaan po sa mga lugar ninyo. Okay? Samantala, ito po yung dating bagyong si Hagupit with local name Dindo. Medyo naging low pressure na lamang po siya, humina na humina habang dumaan po sa Eastern China, dumaan malapit po sa Shanghai, at ngayon po ay kumakabit na po sa isang stationary front or frontal system na ito po ay papunta po sa bahagi po ng Korean Peninsula. So magkakaroon po dyan ng konting hangin na may mga ulan dito po sa bahagi po ng Korea, lalo na bukas pagdaan nitong si XTD Hagupit. So far, clear pa po ang Western Pacific. Wala po tayong inaasahan sa susunod na limang araw. Although isang model, may sinasabing may mag-form po dito. Hindi po natin alisin ang possibility. But as of now, malabong-malabo pa po yan. Dahil hindi po po pinapakita ng European model. Isang model lang yun, yung tinatawag nating GFS model, na posibleng may low pressure mag-form dito sa may East of Luzon. Abangan po natin yan. Lagi naman po tayong nakatutok sa ating weather situation sa ating bansa. Dito po sa typhoon2000.com at sa ating Facebook page, Mr. Typhoon. Samantala, ito po yung fast animation. Ayan po, kinangkita po natin yung malakas na easterlies. Ka-affecto po sa malaking bahagi po ng ating bansa. Yung trough naman po, dito sa katimugan, bahagi po ng ating bansa. At kung titignan natin yung ating zoom-in satellite animation, kitang-kita po dito mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas, at Mindanao. Mga isolated po yan hanggang widespread. Padaan-daan lamang po yan, hindi naman po yan tatagal. But overall, medyo maulap po ang papawirin natin na yung buong araw. At kung titignan natin yung 2-day rain at wind forecast mula sa ECMWF, galing po ito sa windy.com website. Yan po, bukas po ng hapon, nasaan pa rin mga isolated to scattered hanggang widespread rain showers and thunderstorms sa malaking bahagi po ng bansa. At pagdating po ng Biyernes, inaasahan pa rin po na mas malalakas po yung mga thunderstorms sa may gitna at silangang bahagi ng Luzon kasama po ang Kabikulan, at dito rin po sa may Eastern at Central Visayas. Samantala po ang Palawan ay magkakaroon rin po ng katamtaman ng mga thunderstorms, at dito rin po sa Sulu Archipelago. Dito naman po sa Mindanao, meron pa rin po pero medyo mas isolated sa kanila, mas kokonte ang mga localized thunderstorms pagdating po ng Biyernes ng hapon. Okay, so far yan po ang ating pinaka-latest, at dyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis dito po sa ating YouTube channel.
At babalik ulit ang ating tropical weather analysis sa darating pong Biyernes. Mula sa typhoon2000.com, ito si Mike Padre ng papaalam. Mag-iingat po tayong lahat, be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa ating YouTube channel.